Okay, good day. So, ito na yung si NS Kawasaki NS 200 or 200 NS Rouser. So, they call it Rouser. In the Philippines, ang tawag dito sa mga models na to is Rouser. Bakit in India, it's Pulsar. Pulsar siya. And here is 200 NS. In India, it's NS 200. No? NS means naked sport. Ang tawag dito sa style ng forma niya is Street Fighter. As you can see, why Street Fighter, no? So, pang-attack. No? Pang-attack ang forma niya. So, this is going out right now at 124,000. Yun ang presyo niya ngayon. Pero yung model na yon, yung 2024 model is meron na siyang LED headlights kasi this was the old model, parang yun lang ang binago nila. Meron silang LED rito, and of course meron Bluetooth para sa yung phone, and yung display niya as hindi na naluluto sa araw kasi itong old model may problema siya sa LCD niya, naluluto. Kaya nilagyan ko ng cover na to. No, so yung tank nito is malaki. It's around 12 or something, not very sure. No? 12 or something. Pero yung weight nito is dry weight is around 91 kilo. 91 kilo at siguro pag may kargang gasolina it will be around 94 kilos or something. So ang reklamo nung dating humahawak nito is mabigat. And of course, mabigat nga talaga. Pero nagtaka naman ako kasi it's a high, medyo matangkad siya, oh. Medyo mataas kasi siya. Hindi naman ako masyadong tingkad, pero ako ay 5'5 and a half. Medyo mataas siya kasi pag mataas yung bike, tingnan niyo yung configuration ng makina. Nandito yung weight, eh. Nandito sa may gitna, kaya parang nabibigatan ka kasi oras na mag-lean ka, tatanggapin nung legs mo yung bigat. Hindi kagaya ng mga, kasi nagulat ako yung si yung tropa naka Honda Rebel 500, Honda Rebel 500, mas magaan siyang buhatin kasi nandito yung center of gravity niya, nakabalagbag dito yung makina, eh. So may ibig sabihin pala yun, para bang nandito yung center of gravity sa bike, eh, hindi siya masyadong mabigat buhatin, eh. Ito kasi nasa taas, oh. Straight up. And of course, experience ko, mabigat nga talaga siya. Kasi after a while, man, mag-ride ako ngayon, bukas masakit yung muscles ko, eh. Minsan buong katawan. Pero alam ko, masasanay ka rin dun, eh. Pero ibang-iba nga siya. Kasi yung alam niyo yung Rebel, Honda Rebel 500 is around 191. 191 kilogram, samantalang ito 91, so may 100 kilogram pa. Saan napunta yun? Bakit parang mas feel ko mas magaan yun? Agaya nung 790 na KTM, remember that 790 KTM naked, mas magaan siya pakiramdam, eh. 790 yun, ah, kaysa rin sa mga Duke na 200 nila, 200 nila na Duke, kasi ang gumawa nun Bajaj din. Yung mga Duke 200 na yun, Bajaj din. Parang kagaya rin ng gumawa nito. Gumawa nito is also Bajaj Rouser, no? So yung Honda kong CB110 is Bajaj din yun. Bajaj, maganda sila gumawa. Maganda gumawa ng Bajaj. Yun nga naman mabibigat kasi talagang pang workhorse. So ano mga nagustuhan ko rito sa 200 na to, of course it's powerful, no? It's powerful. Dati akong, ito yung parang nasa mid-range, eh. Dati ako naka 400. Pero this time, it's 200. It's in the middle, no? Kasi yung 400, na problema ko lang sa 400 dati. Unang-una, it's too fast. Mahal ang pyesa, lahat. Ultimo gulong, ultimo pyesa sa carbs. Mahal talaga kasi mahal na siya. Tapos, mabigat. Of course, mabigat. At ito yung pag araw-araw ka nagra-ride or daily, bawa daily Makati, no? Marikina Makati, mahal sa gas. Nagastos ka talaga sa gas. Ito naman, nasa kalagitnaan.
Kasi kalagit na naman ito ng sobrang tipid, tsaka medyo mataas na rin, no? Medyo mataas na rin ang peso. Of course, this is DTSI, Dynamic Triple Spark System. Gumagana siya. Tatlo spark plug nito. Meron dito, meron sa gitna, meron. Para bang single piston to, pero tatlo spark plug. Gumagana, triple spark ko. Gumagana siya. So, makikita mo ang bilis niya kasi ang stock speed nito, is with limiter 137 kilometers per hour. Yes, 137. Pero yung mga dating owners nito na nasa YouTube, binira nila hanggang 147 kilometers per hour with the limiter, ah. 'Di ba sobrang bilis na nun? So, maganda rito, may looking glass para sa oil. Pero meron ding stick, no? Tapos meron siyang coolant. So, ayan, ayan yung cooling liquid, no? May radiator dito. And of course, sa forma, maganda naman. Disc brake, dual disc brake. Ayan, may disc brake din sa likod. These are all, ano, ah, walang pinalitan niya, stock pa rin yan. And of course, meron siya nito, tapos monoshock, ayan. Tapos meron siya nito, tapos meron pa siya rito, tapalodo, tinanggal na ng first na humawak nito. Tapos, ito, collapsible. And of course, ang tangke, maganda forma. Ayan, pero ito is plastic. Ayan ang panel niya. So, ayan ang panel niya. Oh. So, yung panel niya, nakikita mo yung time. Ayan, yung RPM. Ayan, yung oil. Tapos, engine check. Radiator. Of course, the kilometers is 9,000. 113. So, may limiter. Tapos ito, nilagay ko na lang ito, eh. Ako na naglagay niyan, tsaka ito. Tapos itong isa, nilagay ko rin yan sa ano yan, eh, sa dito. Ayan, kasi yun nga ang problema nito. Ang problema nito is mahina ang headlight niya. Kaya yung modelo nito, yung latest model nito is naka LED na. Ito kasi, you won't believe, ito modelo na to is 9 years old na, 2015 to. Ngayon sa sobrang popular niya, tsaka sa sobrang ganda niya, wala sila masyadong binago. Wala masyado. Ultimo itong mukha na to. Itong mukha na to, siyang siya pa rin ang mukha sa 2024. Yun nga lang, yun sa loob, ah, nilagyan nila ng LED rito sa loob. So, hindi nila binago masyado. Wala masyado na bago. Of course, this is a zapper. Kasi yung Honda, naka-zapper din. But, MRF. Kasi yung Rouser, magaling mahilig sa MRF kasi makapit talagang MRF. Dumabas lang kasi ito na hindi masyadong sikat noon. Dumabas ito ng 2010 MRF. Reverse, oh. Diba, mas maganda sana kung baligtad to. Binaligtad ng MRF, kaya yung mga tao hindi sanay, sabi ang pangit, ba't nakabaligtad. Pero tama ang rotation yan,